I miss you. I miss every one of you. Charot. Na-miss ko kayong lahat, pero hindi ako sure kung na-miss ninyo ako. Pero for sure, na-miss ko ang sarili ko na makita sa video ngayon, sa camera. Kaya I'm here. At saka, para, alam nyo, ginagawa ko tong pag-video, not only for, hindi ko na talaga iniisip masyado yung ma-monetize ako, magka-pera ko or something. Pero na-enjoy ko ang pag-video kasi it's one way of distressing myself pag masyado na akong maraming ginagawa, masyado ng toxic ang aking schedule, I give myself a treat. And yun nga sinasabi ko, parang treat ko sa sarili ko pag nag-video ako. I don't know if I'm making sense here, pero the mere fact na I'm thinking what I can share is yun yung isang validation na I really wanted to impart some ideas, kung ano man yung mga galing sa akin, kung nakakatulong man sa inyo o hindi, eh, pagpasensyahan po. Pero ang pinaka-reason ko talaga is to at least entertain, or kung hindi man kayo ma-entertain, makatulong man lang ako sa mga konting bagay na pwede kong ma-share tungkol sa buhay-buhay. Anyway, yun na. Naging busy ako for past few days. I really wanted to make myself productive. Kaya ngayon, medyo, alam nyo na, tayong mga breadwinner or mga working moms, I know you can relate with these things. Pero, wala naman tayong ibang choice, kundi we adapt the changes of our lives, we adapt to life, kung ano man yung mga nangyayari sa buhay natin. Kaya, bigyan natin yung mga sarili natin to enjoy whatever phase we are dealing with right now sa buhay natin. Yon. Pagkatapos kong magsumbong kay Rafi Tulfo at binabana ko ng telepono, naku, it's a realization na hindi lahat ng mga bagay na gusto natin ay iasa natin sa ibang tao. Yun ang pinaka-point ko doon. Aside from entertaining you sa video na yon, I just wanted to... Tinignan ko lang yung niluluto ko kasi diba nag-multitask ako ngayon. Nagluluto, nagbebenta. Ewan ko, basta, marami akong ginagawa. Yun nga lang, sinasabi ko, huwag natin iasa yung mga bagay-bagay sa mga taong nakapaligid na sa atin. And huwag din naman natin ikahiyang mag-ask ng tulong kung kailangan natin ng tulong. Para lahat, pero lahat dapat balanse. Yun. Kung hindi naman na natin kaya ang pinagdadaanan natin, it's very important na meron tayong mga tao na nakapaligid sa atin that we can ask help from. And I decided to film or to have a video today kasi habang fresh pa ang aking emosyon at katatapos pa lang ng pangyayaring ito. And my feelings is very raw. My opinion is very raw. My ideas are so fresh. Hindi kailangang i-edit. Kasi ito yung nararamdaman ko. Ito yung gusto kong sabihin. And this is the state of my mind and the state of my emotion right now. There are things na pwede nating palampasin. Meron din naman yung mga bagay-bagay na kailangan nating sabihin. Because when we saw something and we knew that there is something wrong and we did not speak, and we know that we can speak, parang may responsibilidad tayo na hindi natin na gampanan. I feel that this is my responsibility to speak up. Sa tingin ko, kailangan kong gawin. Kung may nakikita tayong isang bagay na medyo off, nagawa na nila ito isang beses sa'yo at hindi ka umimik, pinangalawang beses, tatlong beses at hindi ka umimik, sa tingin ko, ang mali na doon ay ikaw. Of course, we give people room for mistakes, as so they are. They give us room for mistake.
Pero ang mistake usually, nangyayari lang yan sa unang beses. Pero pag pangalawa, pangatlo, pang-apat, hindi na po yun pagkakamali. Sinasadyan na. And if you still allow this person to do this to you, ikaw na po ang may diferensya. And you must to speak. Hindi pwede yung sabihing hayaan mo na, maliit lang na bagay na to, ganito, ganyan. You are making excuses for yourself not to take the responsibility to speak up. At kung pwede, itama ang mali. Aminado ako na ako medyo may pagka-straightforward akong tao eh. Marami man akong kamalian, hindi man ako perfect. Perfect! Pero, gusto ko kasi ng, sino ba ang ayaw ng malinis na usapan? You are so clear to be heard and you are so clear to convey your message. Learn these things kasi minsan pag hindi tayo mimic, feeling nila okay lang. Pag hindi tayo nagsalita, akala nila okay lang. At ang worst, feeling nila tama yung ginagawa nila. There's nothing wrong in expressing yourself, in expressing your mind, in expressing your emotion. Pero freedom entails responsibility. It's your freedom to speak up. It's your freedom to express yourself. But lahat ng mga freedom na to, it entails responsibility. So we be careful. Because whatever we say, it's either make or break a person. Pero kung sa tingin mo naman at sinabi mo to ng maayos, at na-offend siya, or hindi niya nagustuhan yung pagsabi mo, malamang may pagkakamali ka, pero nasa kanya na rin yun. Hindi naman natin pwedeng akuhin lahat ng responsibilidad. Kung may responsibilidad tayo sa ibang tao, ganun din, vice versa, may responsibilidad din sila sa atin. There are relationships that they just drifted away. Kasi may mga saglit. Kasi may mga bagay-bagay na hindi na pag-uusapan. At meron din namang mga bagay na pinag-uusapan na hindi na nare-resolve. So ito yung nagiging ending ng isang relationship. Nagiging sad story. But there's nothing wrong in saying sorry. As long as we mean it. So, lahat ng mga na-offend ko, I know, I'm so very straightforward. I say what I think. As we mature, we were able to realize, we were able to learn how to express ourselves without breaking someone's heart. Yun lang, kaya ingat-ingat tayo sa pagsasalita, ingat-ingat tayo sa pagbibigay ng message. So, kung sino man yung mga taong na-offend sa akin, pero minsan kasalanan nyo din kung bakit ako nagiging, yun na nga, may mga responsibilidad tayo sa isa't isa. Meron kasi yung mga tao na hindi mapakiusapan sa maayos na pakikipag-usap or sa malumanay na pakikipag-usap. Maraming tao yung gusto ng gulatan, gusto ng kailangan mo pang magsalita ng hindi masyadong kagandahan. Tulad ko. Nila ng mga ganun. So, we weigh things. Lahat balance. Hindi pwedeng masyado kang mapait. Hindi naman pwedeng masyado kang mataray or masyado kang hard. We balance things. We weigh things in balance. Yun lang, guys. I love you all. See you again next time. Bye!